Hello mga katumbok, ito nga pala yung request nyo, yung drills para sa mga beginners. Ito rin yung natatanggap ko na request, ano? So pansin nyo dito, naglagay ako ng dalawang bola, yung uno tsaka dos. Titirahin mo siya ng walang pektus, okay? Dapat yan, hindi tatamaan yung 1 tsaka 2. Yan, parang ganyan. Importante to, malalaman mo dito kung diretso yung stroke mo, okay? Kaya minsan nasa blade tayo kasi napepektusan yung tira natin. Ayun yung mali yung release natin. So, ganun yung i-practice nyo paulit-ulit. Okay? Ito pa yung pangalawang drills. Titirahin ko siya ng stop ball, paatras, tsaka pasunod. Yan, ganyan. Ganyan lang muna gagawin nyo, ha, mga katumbok. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa bilyar. Ganyan lang kalapit. Okay? Huwag nyo muna siyang ilalayo. Stop ball muna, tapos paatras, yan, tapos pasunod. Kung papansin nyo dyan, maganda yung ano, yung paatras ko tsaka pasunod kasi umiscratch siya, tapos sumunod dun sa butas, yan. Yan naman mga katumbok, kahit hindi mo siya mapascratch, ano, okay lang yun. Basta importante na i-stop ball mo, napapaatras mo, tsaka napapasunod mo, ano. Siyempre, mas maganda kung umiscratch sa kasumulo sa butas. Ibig sabihin nun, diretso yung iyong release. Okay, o yung bitaw mo. Importante kasi yon. Ito pa yung isa, napansin nyo, nilayo ko lang siya. Nilagyan lang natin ng mas mahabang distance sa butas. Yan, stop pull ko, pinaatras ko, tapos itong isa, pasusunurin ko. Ito, pansin nyo dito, perfect yung pasunod natin dito, kaya napascratch ko siya, ano? Yan, okay? Kasi ito pa yung ano, pangatlong example natin, pang-apat na, ano? Yan. Anim na bola lang muna ang gawin mo, mga katumbok. Ganyan. Pag nakuha mo na yan, kabisado mo na, lagi mo na siya nagagawa, yung anim na bola, tsaka mo siya dadagdagan, ano? Dagdagan mo pa ng apat para 10 bola na siya. Yan. Pinapakita ko ha kung saan ko tinitira yung pamato. Kung saan parte ng bola. Kung ibabaw, kung gitna, kung may pektus ng konti. Yan. Tandaan nyo, hindi naman kailangan laging may pektus, mga katumbok ha. Tsaka huwag nyo laging sinasagad yung pektus. Kasi nga, diba, turo ko sa inyo, pag nagsagad ka ng pektus, tsaka medyo malakas yung tira mo, magde-deflect yan, tsaka magsweswerve, okay? So, ito pa yung isa, example. Yan, ginawa na natin siyang 10 bola. Pagkakabisado mo na, katumbok, yung 6 na bola, lagi mo na nagagawa. Tsaka mo siya dagdagan ng ganyan. 10 bola na siya. Yan. Nagpansin nyo, pag ano, pag tagal-tagal, katumbok, parang ano na yung tira nyo, kagaya ng ginagawa ko, kasi kabisado ko na. Unang tingin ko pa lang sa bola, alam ko na yung gagawin, no? Sana maging ganyan din kayo. Basta pag ano, pag igihan nyo lang yung practice, tandaan nyo, sabi nga ng ating kaibigan, mga bata man o matanda, pwedeng gumaling sa bilyar. Hindi porket late ka na nagbilyar, eh hindi ka nagagaling. Tama rin naman yun. Marami akong kakilala din, no? Ang gagaling na ngayon, mga professional na may doktor, may police, may engineer. Yun, mga gumaling palalo sa bilyar, okay? Yun lang mga katumbok, tandaan nyo ha, practice makes perfect talaga yan. Hindi naman porket hindi ka nalaro ng tournament o pustahan, hindi ka nagagaling. Gagaling ka rin, basta ensayo lang, okay?